So yun, mga ka-Birdy, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love Team. So ngayong araw na to, mga ka-Birdy, papakita ko sa inyo kung paano ko tumatansya. Kung sino yung pinakamabilis dito sa loob natin, mga ka-Birdy, sa dito. Puntaan natin, mga ka-Birdy. So ito yung pinalagbook natin, mga ka-Birdy. Kung nakikita nyo, ito yung mga record ng mga ibon natin. So kung napapansin nyo dito, kompleto pa. Yan, yung limang panlaban natin dito. Yan, dito, kompleto pa sila. Second training is Lana, mga ka-Birdy. Nalambat na. So ito kung nakikita nyo yung kapas natin, mga ka-Birdy, kapas Tarlac. Nandito pa si Kinis, yan o, dumating siya dito ng 720. Then nandito pa si Cookie. Yan, si Cookie dito, maganda yung standing niya. So nasa itas pa rin siya. Ibig sabihin, maganda pa rin yung lipad niya kahit naging MVP si ano, Kinis. Then dito nawala na yung mga ibon natin, nalambat na nga, mga ka-Birdy. So ito, si Cookie, mga ka-Birdy, na naging ano natin, MVP natin. Dito sa akin, yung Mabaysia. Then dito naman sa susunod, mga ka-Birdy, yan. Yung third training natin, Luisita Tarlac, mga ka-Birdy, naging MVP natin dito, si Burnok. Yan. So yung laging huli, naging ano, una, mga ka-Birdy, dito pa lang maganda na yung ginawa ni Cookie. Siya yung nangunguna dito sa first training. Second training, mga ka-Birdy, yan, maganda din. Nangunguna pa din siya. Maganda yung naging training nila dito. Hindi siya nawawala dun sa top. Laging siya, kung di siya una, pangalawa siya. Ibig sabihin, maganda yung record ni Cookie. Then dito naman, mga ka-Birdy, kung napapansin nyo, yan, fourth club training natin, Lapas Tarlac, mga ka-Birdy. MVP na naman, siyempre, mga ka-Birdy, iniwan na naman si Burnok. Cookie na naman, bumawi dito si Cookie. Yan, so yung MVP natin. So ngayong araw, mga ka-Birdy, kagaapon pala yan, I mean. So yan, mga ka-Birdy, yung Aliaga, Quezon. Yan, pinakitaan na naman tayo ni Cookie. So 1-2 speed, kaso mas mabilis talaga yung mga kalaban. So hindi pa tayo pwedeng magpooling pagka ganito. May nag-speed ng 1-3, kala ko matulin na yung ibon natin, pero may mas matulin pa pala. Yan, 1-2, isipin nyo, mga ka-Birdy, nag 1-2 speed na si Cookie. Then meron pa nag 1-3, so talaga wala pa tayong chance na lumaban ng pooling. Yung Burnok, yan, 800 na lang. So banok siya dito, mga ka-Birdy. So tara, pasukin natin siya ngayon sa loob. Check natin, mga ka-Birdy, kung kumusta yung kondisyon nila. Siyempre, basketing na naman mamaya. 6 basketing. So sasama ko kayo, mga ka-Birdy. Kasama natin. So ayan, mga ka-Birdy, let's go! Ayan, mga ka-Birdy, ito yung mga panlaban natin. Siyempre, yan yung si Cookie, yung MVP natin. So ayan yung condition nila ngayon. Papakita ko sa inyo yung update dun sa may mga ano muna, mga ka-Birdy, one I called. So ayan, yan, mga ka-Birdy, kung nakikita nyo, yan, wala na yung one I called nila. So okay na okay, mga ka-Birdy. Yan, pwede nyo na rin gamitin, mga ka-Birdy. Yung calamansi natin, good for 3 days. Wala na yan, sure ball na yan, mga ka-Birdy, pang malakasan. Napangtanggal natin ng one I called ng kalabati natin. Murang-mura lang, mga ka-Birdy, di kayo gagastos ng malaking halaga. So kung meron lang kayong mahigit ano, 3 pesos, may calamansi na kayo, mga ka-Birdy. So tatlong calamansi na yun, sa amin dito, tagpipiso lang yun. Then, bigay yung amtil. Magkano ba yung nabili mo yung amtil, Luke Galbunak? 15 pesos. Ayan, kung may 15 pesos kayo, mga ka-Birdy, bali 18 pesos lang, mga ka-Birdy, yung ibon nyo talaga. So yun, nahahati nyo na sa dalawa yun, mga ka-Birdy. Pero ginagawa ko, pag nahati ko sa dalawa yung amtil, is ginagamit ko pang umaga yung isa, yung kalahati hapon, mga ka-Birdy. So yan, bawak natin muna to kay Luke Garbunak. So yan, kung nakikita nyo, mga ka-Birdy, ganda yung graphics ng mga ibon natin. So laging yan ang tinatansya natin. Kung natunawan yung mga ibon nila, ay ibon nila, ibon natin, mga ka-Birdy, sa nakaraan. So dapat, laging yan ang tansyaan natin, mga ka-Birdy. Yan ang nangangahulugan na yung ibon natin is condition na naman. So handa na naman siya na isakay. So yun ang laging tinatansya ko. Hindi yun, mga ka-Birdy, tinatansya ko din yung bilang ng feathers nila. Yan, kahit nag-feathering tayo, may posibilidad pa rin na nalaglag yan. Yan, kung binibilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kompleto, 10 feathers. Ibig sabihin, walang problema, hindi nalaglagan yung ibon natin. Ganun din sa kabila, yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feathers. Kompleto, mga ka-Birdy, yung pakpak ni Burnok. So dito lang ako natatakot kay Cookie, mga ka-Birdy. Alam ko may delikado o critical dito sa mga pakpak niya. So ito, bibilangin natin. Dito sa kabila, hindi pa nalalaglag, kompleto pa. So si Cookie pala, sa mga hindi nakakala, mga ka-Birdy, yan, 11 feathers siya. Yan. So maganda yung pakpak ni Cookie, 11 feathers. So bilangin natin, mga ka-Birdy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mga ka-Birdy, yan o. 11 feathers. So kahit malaglag to, yung luma niya, 10 feathers pa rin. Although nag-feathering tayo, may iniwan tayong mangilan-ngilan para makaronda pa siya.
So yun ang nagiging problema natin. So sabi ko nga sa inyo mga ka-birdie, disadvantage yung ganun. Kaya kailangan laging timing. So hindi natin na-timingan to. Kung naalala nyo to, dapat lalaro to ng south mga ka-birdie. Yun nga lang, naglugon siya, kaya hindi lalaro ng south. Yan yung naging problema natin. Luma yung pakpak niya, no? May luma siya. Kung dito, alam ko, hindi ako nagkakamali, ano na lang to mga ka-birdie. 10 pedals na lang, nalaglag na. Yun nandito mga ka-birdie, kung hindi ako nagkakamali, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 na lang. Dapat 11 pedals to. Dahil 11 pedals nga itong si Cookie. Yan, kung nakikita nyo mga ka-birdie, yung nandito, yung 10, 8, yan, 7, 6. Wala na mga ka-birdie yung number 5. Yan, no? Laglag na. So, yun ang problema natin. Then, delikado pa yung number 6 niya. So, mukhang malalaglag pa, mga ka-birdie. Sana naman, hindi malaglag para magamit pa natin ng gusto. Then, sumunod na, alam ko, nalaglag na mga ilang linggo na yon. Nalaglag yung number 5 niya. Sana tumubula maaga para makahabol pa tayo. So, siyempre, mga ka-birdie, dahil sasama ko na naman kayo sa basketing, bibilang tayo. And 1, 2, and 3! Yun, mga ka-birdie, yan. Kung nakapansin nyo, madilim na. Pinapagana na natin yung flash. Oh. Basketing na naman natin para dito sa mga ibon natin. Ayan, kung napapansin nyo, mga ka-birdie, pinagalo na natin yung Paris niya. Yan, ni Burnok at saka Paris ni Cookie. Yan. So, nakita, bakok natin muna yung camera. So, ngayong araw, mga ka-birdie, yung basketing na mga ibon natin, siyempre, naka-ready na din tayo. Kagaya, yan, oh, nakasuot na yung ating face mask. So, yun, no? Oh, Agardo Versosa, mga ka-birdie. So ito ang ibon natin. So ready, ready? Mukhang sandal cord. Grabe naman. Ito, ready. Yung ibon natin, yan. Nalaglagan nga ng step pero di pa rin nalalaglag ito. Yan, yung number 6. So sana hindi na malaglag. Kabila, kompleto mga ka-birdie. 11 feathers. So sakay na natin, siyempre. Si Cookie. Yan, Cookie Mama. So ito naman, si ano naman ang sasakay natin. Banda rito mga ka-birdie. Sana ba yun sa kabila? Kabila tayo sa kabila. Kabila, si Burnokis. So ito. Bunok, ganun pa rin. So, maganda yung pangangatawan, maganda yung pagkakakondisyon. Ito, bunak. Yan. 10 feathers, kumpleto. Sa kabila, 10 feathers din, mga ka-birdie. So, ito, mga ka-birdie, kita-kita na lang sa basketing mamaya. Wala ko alam, nagsasaring ka na ako. So, ito. Ayan, mga ka-birdie. Sakay na natin, bunok. Ay, mga bago yung kanampal mo. Yeah, ano ba 'yan? Pare, hindi na bisa na. Yan ang kakambal ko, iwan dito. Yan ang birdie ito. Cookie. So yan, dala mo ako bukas.